Good day, everyone. So today our lesson is Microsoft Excel. Microsoft Excel is one of our productivity tools. So nauna nating diniskas ang Microsoft Word or yung tinatawag nating word processing or word processor. Then followed by presentation or yung ating PowerPoint or Microsoft PowerPoint. And yung pangatlo nating productivity tools is spreadsheet. And ang gagamitin nating application is Microsoft Excel. Sa tatlong yun, ang pinaang malawak pag-aralan is this one, the Microsoft Excel. Ang dami niyang secrets na kayo nang bahalan tumuklas. Hindi ko rin yun may ituro kasi hindi naman scope ng ating lessons. Ang sakop ng lessons natin is about formulas. How to use properly the formula. And didiscuss ko na rin yung mga parts ng Excels. So, same sa nauna nating diniscuss, the Microsoft Word and Microsoft PowerPoint presentation. Once you open a Microsoft Excel, ganun din yung structured niya. Nasa left side yung previous files na ginawa or na i-open natin. Then, on the right side is the templates. So, for this meeting, I'm going to use the blank workbook template. Simply click that one. Then, ito yung itsura ng ating Microsoft Excel. So, as you can see, meron siyang maliliit na rectangle. Yung maliliit na rectangle na yan ay tinatawag nating cell. But before that, dun muna tayo sa top, sa upper part ng ating Microsoft Excel. Same din sa mga nauna nating diniscuss like Microsoft Word and Microsoft PowerPoint. Nasa upper part pa rin yung ating tinatawag na tab menu. Nandyan pa rin ang home, ang insert, page layout. So, sa Microsoft Excel, may nadagdag and that is formula. Wala yan kay Microsoft Word and Microsoft PowerPoint. So, same sa data. Then, yung review, yung view and load. At same pa rin sa Microsoft Word at Microsoft PowerPoint. Kada isang tab menu, meron tayong iba't ibang tools. So, sa insert class, ganun pa rin. Pwede pa rin tayo mag-insert ng image, ng table, ng smart art, screenshot, shapes. Nag-iba lang yung pinakang itsura. As you can see, maliit na yung shape, smart art, and screenshots. But our focus for this lesson is formula, yung mismong spreadsheet. So, ayun yung focus natin. Here. Okay. Let's start. So, let me click the home para makita nyo yung buong ano, nangyayari. So, ayan. Una sa part muna tayo nung pinakang spreadsheet. As you can see, meron kayo nakikitang A, B, C, D hanggang Z. Actually, lampas yan ang Z. Then, numbers naman din yun sa vertical. Yung 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, that is unlimited numbers. Kasi sa Microsoft Excel is, ano siya, infinite. Kahit ilang data yung ilagay nyo, okay lang. So, ang pinapresent po nung ating letters is the columns, kung pang ilang columns. And yung numbers naman po ay yung rows, kung pang ilang rows. So, yung letters or yung columns, once na na-meet niya na yung hanggang letter Z, uulit po yan into ABC. Pero meron na sa unahan na letter A, so A. AA, AB, AC, AD, etc.
So, yun yung pinaang mahalagang part. Ngayon, yung part na yan, yung column and row is ginagamit natin sa pagne-name ng cell. Like what I said before, yung maliliit pong rectangle na nakikita nyo dyan is yung tinatawag nating cell. And this. So, yung mga cell class, dun tayo nag-i-input ng data. Kung yan man ay number, text, may decimal points, concurrent. So, kahit anong data, pwede nating i-input sa ating cell. So, ang pagpapangalan sa kanya, syempre, una yung column letter followed by row number. Like this, C1. So, yun yung name nung cell. Pag ito sinelect natin, C14. Pag this one is M7. As you can see, nag-highlight yung column letter and yung row number. Kakaroon sila ng highlight para makita nyo yung mismong naka-select. So, after that, let's proceed to next. Range. Ano naman yung range? Yung kada isang rectangle ang tawag cell. Ngayon class, if marami na yung selected na cell, like this one, ang tawag na sa kanya ay range. RANGE. Ngayon, itong tab na nandito sa top, pwede natin siyang gamitin if wala tayong mouse para mag-select ng cell at ng range. Paano? So, for example, I'm going to select a Z5. So, Z5, simply type Z, then number 5, then hit enter, then automatically, yung cell selected ay yung ang magiging cell selected ay yung ating Z5. So, that's it. Ngayon, paano naman ditong mag-select ng range? So, ganito lang class mag-select ng range. Una, aalamin muna kung saan yung starting point. Anong cell yung starting point? So, example, magsisimula tayo kay B5. So, that is the starting point. Followed by colon. Yung colon sign, nagsisimbolize siya sa 2. Ibig sabihin, starting point ay B5, then 2, yung endpoint naman. Itatype natin kung anong cell name yung magiging endpoint niya. For example, magtatapos siya kay E10. Like that. So, B5 to E10. Ganun siya basahin. Gamit yung colon, yun yung nagsisilbing 2. Then, yung starting point sa left side and yung end point ay sa right side ng colon. Hit enter and see. Automatically, maseselect si B5. Ito yung B5 here. And yung end point niya ay here. E10. Ito, colon. So, as you can see, lahat naging selected from B5 to A10. So, that is what we call range. Pwede natin siyang emerge. Merge and center. Or you can choose here by clicking this. Or merge and center. Merge across. Merge cells. And merge cells. So, pag minerge natin siya, example, this merge across. Ay, wag merge across. Merge and center. Ayan. Mawawala yung mga rectangle at ito yung mabubo. Isang malaking rectangle. Yan yung is pinakang range. So, unmerge ko na. Then, may ma... Na, like what I said, binubuo ng mga rectangle. May nakikita kayo nagde-divide. Kaya na, nakikita natin yung rectangle merong line na nagde-divide sa kada cell. Ngayon, yung line na nagde-divide sa kada cell na yan is not visible if we're going to print our file. Example, meron tayong data. Let me type some data here.
like that. So, ayan. So, sa ngayon, sa mata natin, may nakikita tayong mga guhit-guhit. Pag kinik ko yung control P to print the file, see what happened. Wala yung guhit-guhit. Yung mga line na nagde-divide sa mga cells dun sa Microsoft Excel. Kasi po, transparent po pag ganito ang itsura niya. Pag color gray or medyo blur yung mga line. Is transparent yung line. Kailangan pa po natin lagyan siya ng border bago siya makitang merong ang tawag dito, na nasa isang cell siya. So, paano? Dito. Click nyo lang yan. Nandyan yung mga border natin. Bottom border, top border, left border, right border, no border, and all borders. So, para magkaroon lahat, all borders tayo. So, ayan. Lahat ng selected, automatically, nagkaroon na ng border. Ngayon, pag print natin siya, saka natin makikita, ayun, meron ng mga rectangle na nagre-represent ng isang cell kung saan pwede natin lagyan ng data. So, ganyan lang class para maging printable yung mga cell. Ngayon, delete ko na uli class yung data. Proceed na tayo sa formula. Paano gumamit ng formula sa Microsoft Excel? Paano mag-compute sa Microsoft Excel? So, it depende sa compute natin kung anong formula ang gagamitin. Pwede tayong gumamit ng custom formula, yung sarili nating gawa, basta same output na magiging output niya. Okay lang, mamaya papakita ko sa inyo yung custom formula. So, sa inyong activity, meron dong pinapa-compute. Mag-a-assume kayo ng mga grade nyo kada subject, tapos kukunin yung general average. Kukunin yung highest grade sa mga subject. For example, ang highest ninyo yung math, kukunin nyo yung pinakang actual grade. And also the lowest grade, pinapakocompute ko rin sa inyo dun sa inyong activity. And the average, yun nga, yung general average. And the sum. So, yun yung mga ituturo ko ngayon sa inyong formula. Because that is a common formula na dapat matutunan nyo. Let me highlight this. Borderan ko lang din to para ayan, medyo malinaw yung ano natin. So, dito, ito yung grids. For example, so, manghuhula na lang tayo, no? 88, 98, 99, 92, 75, 79, 85, 10 subjects yung i-select natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 88, 91, and 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. So, as you can see, meron na tayong in-input na grade. 88, 98, 99, 92, 75, 79, 85, 88, 91, 80. This is our assuming grade. Now, let's get the lowest. Doon muna ako class magsisimula sa lowest grade. Paano gumamit ng formula para makuha yung pinakang lowest grade? So, simple lang class. Tandaan nyo lang yung max and min keyword. Mabilis nyo nang makukuha yung highest and yung lowest. So, unahin natin ang lowest. Lowest. Then, yung kabila ay highest. So, dito ko ilalagay sa C2 at sa C3 yung sagot. So, dahil dyan natin gustong mag-display yung output o yung pinakang answer, sa kukunin natin, yan yung iseselect nating cell. And, puproceed tayo dito sa ating formula bar. Sa formula bar, dyan tayo magta-type ng mga formula na gagamitin natin
So, eto class, pag magsisimula na kayong maglagay ng formula, lagi pong unang itinatype ang equal. Without the equal sign, hindi nyo makukuha yung sagot dun sa computation. Or hindi mag-work yung formula ang ginamit nyo para ma-solve yung computation. So, equal, yan yung unang-unang ilalagay. Equal sign. Now, dahil ang task kukunin natin ay unlowest, simple lang class ang paraan. Ilagay nyo lang yung keyword na mean. Like this one, mean. Tapos UNC, ang lumabas dyan, hashtag name question mark. Kasi, na-enter ko, mean. Ayan. Ngayon, nakalagay dyan sa formula mean. Number 1, number 2, etc. Para mabilis class, pwede nating i-highlight na lang yung from start to end point ng range. Iyan yung range. So, ngayon, naka-select na yung range natin. Iyan lang naman yung scope na merong naka-input na grades. Kaya, iyan lang. So, close parenthesis. So, as you can see, kung may open parenthesis, meron dapat kayong close parenthesis. So, equal sign. Mean keyword, open parenthesis, followed by the range, then close parenthesis. Now, hit enter and see. Nakuha niya na ang lowest grade ay 75. Tama po ba? Tingnan niyo mabuti ang grade natin. 88, 98, 99, 92, 75, 79, 85, 88, 91, 80. So, tama po. Tumugma po na 75 ang lowest dun sa least grades natin. Ngayon, kunin naman natin ang highest grade. So, as you can see, kung titingnan natin mabuti, ang highest grade na nakikita natin ay 99. Ngayon, gamitin natin yung formula. Tingnan natin kung tutugma baga yung highest natin. Kung may mean class, ang highest naman ay max. So, madali lang yan. Minimum for mean, maximum for max. Kukunin niya yung maximum number. So, equivalent siya sa highest grade. Kaya, tingnan natin kung ano mangyayari. After the equal, open parenthesis, select the range. Ganun lang din uli. Then, close parenthesis and hit enter and see. Oops. Why? Bakit 98 ang naging sagot? So, meaning may mali dito. Ulitin natin. Ah, okay. Kaya 98 pa lang naging sagot, nalimutan kong lagyan ng max keyword. O, tandaan nyo, merong max. So, ayan. Ang magiging output na ngayon ay 99. See? So, for lowest, use the mean. For highest, use the max keyword. And ilagay sa formula, then enter to get the answer. Ngayon, kunin naman natin ang sum. But before that, pakita ko muna sa inyo kung anong mangyayari once na nakalimutan yung ilagay ang equal sign. Binura ko yung equal sign, I'm going to hit enter and see. Makikita nyo yung mismong formula lang kung hindi kayo gagamit ng equal. Kaya, never forget the equal sign once you use a formula on Microsoft Excel. Hit enter. So, ayan. Binalik ko lang yung equal. Ngayon, class, automatic yan nag-a-update once na nagbago yung grade natin. Example, nagkaroon ako ng perfect grade na 100. So, dahil ang magiging highest na ay 100, automatically mag-a-update yung highest. See? Ganyan ka-useful ang Microsoft Excel. Kung meron pang naging baksak na grade from 75 naging 70, automatic po rin yung mag-a-update. So, ngayon, kunin naman natin ang sum. Paano naman gamitin ang sum formula? Pero dito sa gantong sitwasyon,
pwede tayong gumamit ng long method or short method kung saan kayo komportable. Let's get the sum of the following numbers na nasa range natin. Okay. Now, dun muna tayo sa long method. Ganun pa rin. Gagamit pa rin kayo ng equal sign. Equal. Okay. Yung long method, iisa-isahin natin kada cell. So, paano? So, as you can see, this is A2. So, ayun. Nagkaroon ng highlight. Ngayon, pag inisa-isa natin siya, plus A3 plus A4 plus A5 plus A6 plus A7 plus A8 A9 A10 and A11. So, as you can see, highlighted na lahat. Ngayong highlighted na lahat, mag-close parenthesis na ako, and hit enter. Oops, may mali tayo sa formula. A3, A4, A5, E6, E7, E8, E9, E10, and E11. Ay, okay. Nalagyan ko ng close parenthesis. So, tatanggalin lang natin yun. Then, hit enter na. Ayun. So, naging sagot ay 882. Yan yung long method. Ngayon, tingnan natin kung tutugma siya sa ating short method. So, paano ba yung short method? Ganun pa rin sa formula. Equal sign. Then, keyword naman po ang gagamitin. Keyword is sum to get the total. So, i-highlight lang natin yung range uli para ma-select yung range. Then, close parenthesis and hit enter and see. Pareho silang 882. So, meron tayong dalawang magkaibang method na pwedeng magamit. Ngayon, class, remind ko lang kayo, magdating sa computation kay Excel, ang lagi niya pong sinusunod ay PEMDAS. Without parenthesis sa formula nyo, so susundin naman niya ay MDAS. Yun yung rules ng computation niya. Let me show you. Patunayan ko sa inyo na ganun yung ano, sinusunod niya. Dito sa pagkuha ng ating average. So, i-discuss ko uli sa huli yung short method. Unahin muna natin yung long method sa pagkuha ng average. Okay. To get the average, ganun pa rin. Equal sign. Ngayon, para mapatunayan muna sa inyo na PEMDAS ang sinusunod niya, gamitin natin yung pagpaplasin ko muna bago ko i-divide sa 10 ba to? 10 subjects. So, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, 10. Pagpaplasin ko muna yung 10 grades bago ko i-divide sa 10. Normally, ganun yung pagkuha ng average. So, let's do it. So, A. Paikling ko na. Kunin ko lang yung sum. A2 equal A2 plus A3, A4, A5, 6, 7, 8. So, ba't hindi na nagka-highlight? Kasi nagkamali ako ng isang sign. A4 dapat yun. A4. Ayun. A8. A10. And plus A11. Okay, ngayon,
kompleto na siya. Once we enter, ay kulang. 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, nalimutan ko ang 9. A9 plus. Ayun. So, tumugma na siya dun sa nauna nating sum. Ngayon, de-divide sa 10. So, undivide class dito, wala, dahil wala sa keyboard natin yung divide sign or the, ang ginagamit po ay slash. So, hit enter. So, the answer ay 810. So, napakalayo. Hindi average yan. Ang nangyari lang yan, class, unang i-divide, unang pinerform yung division bago yung addition dun sa formula natin. So, you can see, A2, A3, A4, A5 hanggang A10 ay ginamitan natin ng plus sign, meaning i-add niya yan isa-isa. Pero ang nangyari, hindi yun yung una niyang pinerform. Ang una niyang pinerform na formula or computation ay yung A11 divide by 10. So, ang value ni A11 ay 80. Divide by 10 ay 8. Then, yung 8 na yun, saka inad kay A2, A3, A4 hanggang A9. Kaya, ang naging final answer sa huli ay 810. So, yun yung isang mali na hindi dapat sundin. Ngayon, dun tayo sa isang average. Yun na yung napagpatunay na MDAS yung isa niyang sinusunod. Dito naman, sa PEMDAS, gagamit tayo ng parenthesis. Siyempre. So, equal sign. Para mabilis, shortcut method ng pagkuha ng sum. Baligtad. Equal sum. Open parenthesis. Then, select the range, close, and then bago i-divide sa 10. So, CUNC, dahil PEMDAS yung ating formula ngayon dito, so, ang naging sagot ay 88.2. Paano naging 88.2? Kinuha niya muna yung sum kasi yun yung nasa loob ng ating parenthesis bago niya i-divide kay 10. So, PEMDAS yung naging rule natin. Next, yung pinakang mabilis para makuha ang average ay by simply put a equal sign uli, then type the word average. Then, i-highlight lang natin yung range, close parenthesis, and hit enter and see. Pareho ng result. 88.2. So, yan yung mga words na dapat nyong tandaan. Mean, sum, average, max. Yan yung mga common computation or common formula na pwede nating magamit. So, hanggang dyan lang po ang klase natin para sa araw na ito. Ngayon, class, yung mga activities nyo, aasahan ko hanggang December 27, kailangan makapag-send kayo nung activities. Unless, syempre, bawas grade na yun, automatic. So, inaasahan ko na lahat po sana ay makagawa at makatapos ng mga activities. Maikisend na lang po sa Gmail ko. My Gmail is ramilkaharian25@gmail.com. So, yun lang, class. Thank you very much. Merry Christmas and Happy New Year. See you next year. So, yun lang. Bye.